at samahan niyo ako maglakbay sa daigdig ng Sindak at Lagim. Tawagin niyo na lamang akong Anting Era. Isang napakagandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Lloyd at ako ang narrator ng Invisible Omen. Higit sa lahat, ako ang guest narrator ninyo para sa episode na ito. Umpisahan na natin ang kwentong katatakutan. Dead Zone City sa panulat ni Invisible Omen. Makikita si Devon sa isang kulay pulang mansyon. Nakaupo ito sa kanilang terasa. Hawak-hawak nito ang isang mamahalin at purong gintong baso. At ang nasa laman nito ay isang mamahalin at sosyaling alak na nagmula pa sa ibang bansa. Tanging mga mayayaman lamang ang makakabili nito dahil ang isang bote ng alak na ito na ang pangalang ay Warivo ay nagkakahalaga ng 2,000 piso. Kung kaya naman ay halos umabot na sa 144,000 piso ang ginastos ni Devon para mabili ang 12 case ng alak na ito. Nagpakalulo siya sa alak, nagpakalunod, nagpakalasing, at nagpadala sa alkohol ng alak. Kung kaya naman, wala na sa katinuan si Devon. Dahil sa sobrang kalasingan, ay kahit na ano-ano na lamang ang kanyang nakikita. Minsan ay napagkamalan niyang isang puntod ang isang upuang mahaba na kulay puti. Nang makita niya ang larawan ng kanilang pamilya, ay napagkamalan niya itong mga zombie. Pero balik tayo sa seryoso. Bago ganito ang nangyari kay Devon, nagkaroon siya noon ng kasintahan na nangangalang Olympia. Pero aksidente ito. Namatay ito dahil nahulog ang eroplanong sinasakyan nito. Hindi matanggap ni Devon kung kaya naman ay nagpakalunod siya sa alak. At ngayon nga ay kontrolado na siya ng kapangyarihan ng alak. Nakita niya ang kanyang machine gun at mga maraming iba't ibang uri ng bomba. Agad niyang nilagyan ng bomba ang lahat ng mall, eskwelahan at marami pang iba na maraming mataong lugar nilagyan niya at sabay-sabay itong sumabo. Nagmistulang dead zone ang kanilang lugar dahil kaliwat kanan na makikita napakaraming bangkay na sunog. Pero mabuti na lamang at nabaril siya ng mga otoridad at ito ang naging katapusan.
Devon. Bangon sa hukay. Taong 2005, mahigit 16 na taon na ang nakakalipas simula nung pumanaw si Madam Laura. Si Madam Laura ay isang mayamang negosyante. Meron itong 4 na mansyon na pagmamay-ari nito. At meron din itong 12 iba't ibang uri ng sasakyan, katulad na lamang ng Lamborghini, Hilux at marami pang iba. Meron din itong sariling yate na nagkakahalaga ng 5 bilyong piso. Umabot na ang kanyang yate sa 5. At meron din siyang sariling pribadong eroplano at jet plane. Masasabing napakamayaman talaga ng ginang. Edad 57 taong gulang ito pumanaw. Pumunta ang mga kamag-anak nila sa libingan ng kanilang yumaong lola. Yun nga lang, pumunta lamang sila doon upang makipagplastikan at nais lamang nila na makuha ang pamana. Gusto nila iyon dahil halos umabot na ng 2 trilyon ang halaga ng lahat. Isa doon si Andrea. Si Berto ang magkasintahang ito ay matagal nang nagsama. Mayroon na silang nag-iisang anak. Bata pa lamang si Andrea simula nung nabuntis siya ng lalaki. Natanggap naman siya ng pamilya. Yun nga lang ay isa na itong malaking dagok sa kanilang pamilya. Nagpunta sila roon kasama pa ng iba pa nitong pinsan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang ay nawasak ang puntod ng ginang. Doon ay lumabas ang nakakatakot na anyo nito. Naaagnas na ang mukha at halos daliri na lamang ang natitira sa mga ito. Bigla itong nagsalita sa nakakatakot na boses at isa-isang tinawag ang kanyang mga apo. Lahat ng dumalo sa kanyang puntod ay tuluyang namatay kasama niya sa ilalim ng hukay. Ang wakas, pinagnakawan ang patay. Maririnig sa isang lumang simenteryo ang mga tahol ng asong ligaw. Sadyang nakakakilabot ang tahol ng mga aso dahil para bang meron silang kinatatakuhang kahit na ano. May isang magaling na magnanakaw na pumunta roon. Sabi-sabi at usap-usapan sa kanilang lugar na nakalibing raw ang isang mayamang negosyante doon. Kung kaya naman ang sabi ng ilan na ilan daw sa mga alahas at kayamanan nito ay kasamang inilibing sa hukay. Sadyang jackpot si Leo. Yun ang kanyang nasa isipan, jackpot si Leo. Dahil sadyang marami na namang laman ang bulsa. Wika niya sa kanyang isipan. Nagsimula na siyang ukayin ang puntod. At pagtanggal niya ng lupa ay tumambad sa kanya ang isang
kulay gintong kabaong. Agad niya yung binasag at nakita niya ang nabubulok at mabaho at nakakatakot na agnas na bangkay ng isang babae. Hindi nga siya nagkamali dahil sa bawat daliri nito ay mayroong nakasuot na diamanteng singsing. Kung kaya naman, agad niyang binali ang isang daliri. Pero laking gulat niya nang bigla itong sumigaw at nanglisik ang mga mata. Namulat ang mga naaagnas nitong mata at bumangon sa kanyang kabaong. Agad nitong sinakal si Leo at kasama niya na nailigay sa loob ng hukay. Nagising na lamang si Leo sa isang madilim na lugar. Narinig niya ang isang malamig na boses at humawak sa kanyang tiyan para itong isang mabutong kamay. Nagsalita ang boses ng, "Kasama na kita dito sa hukay." Ang wakas. Maraming salamat naka-subscribe, like at comment. Tumatakbo ko ngayon sa gitna ng madilim na daan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang gusto ko lang ay makalayo ako sa mga humahabol sa aking grupo ng kulto. Sila yung mga sumasamba kay Satanas. Gusto nila akong gawing alay, kaya tumakas ako. Ngunit hindi ko alam kung makakatakas ba ako sa impyernong lugar na to. Umiiyak na rin ako dahil natatakot ako na baka maabutan nila ako. Kahit hirap na ako sa pangangapa sa dilim, ay kinaya ko pa rin hanggang sa may biglang humawak sa akin. Nagsisisigaw ako dahil sa gulat at takot. Pilit kong hinatak ang mga kamay ko, ngunit masyadong malakas ang mga kamay na nakahawak sa akin. Naramdaman ko na lang na may bumutas sa aking tiyan. Ipinikit ko ang mga mata ko dahil nagdidilim na ang aking paningin. Ang akala ko na mamamatay na ako, ngunit nagkamali ako dahil buhay pa ako. Nakakabigla at nakakapagtaka lang dahil nag-iba ang aking paligid. Napapalibutan na naman ako ng maraming puno. Hinanap ko yung mga lalaking humahabol sa akin, ngunit hindi ko sila makita. Nang tignan ko naman ang aking tiyan, ay wala ni anumang sugat o butas akong nakita. Naguguluhan ako bakit ako nagkakaganito. Inihakbang ko ang aking mga paa at hinanap ko ang daan palabas sa gubat na to. Takbo lang ako ng takbo, ngunit tila pabalik-balik lang ako sa lugar na tinatakbuhan ko. Biglang kumabog ng malakas ang aking dibdib nang makita ko ang isang lalaki na nakabalot ng purong itim na kasuotan. May dala itong karet at kung titignang mabuti ay parang si kamatayan. Ngunit ang mas nakakatakot pa ay hindi ito nakaapak sa lupa. Baliktad itong naglalakad patungo sa akin. Ang kanyang mga paa ay nasa itaas,
at ang kanyang ulo naman ay nasa ibaba, ngunit nakalutang sa hangin. Tumakbo ko palayo sa kanya. Halos magkandara pa na ako kakatakbo. Ngunit hindi pa rin niya ako tinitigilan. Umiiyak na ako sa sobrang takot at kilabot na aking nararamdaman. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Kaya mas binilisan ko pa ang pagtakbo habang umiiyak. Paglingon ko sa aking likuran, ay bigla na lang nawala ang nilalang. Tumigil ako sa pagtakbo at hinanap siya, ngunit huli na ang lahat. Nang sa aking pagharap, ay bumulaga sa akin ang kanyang patalim at bumaon ito sa aking leeg. Naramdaman kong umiikot na naman ang paningin ko at unti-unting nagdidilim ang aking paningin. Maya-maya pa, nandito na naman ako sa gitna ng nagtataasang bundok. Marami akong katanungan sa sarili ko kung bakit may gustong pumatay at humahabol sa akin. Ngunit wala akong maisip na maging rason. Inilibot ko ang aking paningin at wala ni anuman akong nakitang kakaibang tanawin maliban sa 7 bundok na nakapalibot sa akin. Ngunit pabalintuad ito, kagaya nung lalaking humabol sa akin bago ko napunta sa lugar na to. Bakit ba ako nandito sa lugar na to at sino sila? Nakatayo lang ako hanggang sa naramdaman kong unti-unting nanghihina ang katawan ko. Kapag ibang eksena na naman ay manghihina ang aking katawan. Napaluhod ako sa damuhan dahil nahihirapan na rin akong huminga. Ilang minuto ang lumipas. Napakapit ako sa malaking bato malapit sa akin. Dahil biglang yumanig ang inaapakan ko. Nanginginig ang buo kong katawan at halos panawan na ako ng ulirat nang makita kong dahan-dahang nabibiyak ang pagitan ng lupa kung saan ako nakapwesto ngayon. Kahit nahihirapan akong huminga at nanghihina ang katawan ko, tumakbo ko palayo sa nabiyak na lupa. Sige lang ako sa pagtakbo nang maramdaman ko ang matinding init na nanggagaling sa aking likuran. Ayoko na! Tama na! Napasigaw na ako dahil hindi ko na kaya. Lumalaki na ang biyak ng lupa at tila isang impyerno ito. Dahil may lumalabas na naapoy sa gitna ng nabiyak na lupa. Kaunti na lang at mahuhulog na ako sa biyak. Binilisan ko pa ang aking pagtakbo, ngunit parang ayaw akong lubayan. Kahit saan ako tumungo ay nabibiyak ang lupang aking inaapakan hanggang sa hindi ko na nakayanan pa. Nahulog ako sa gitna ng nagliliyab na apoy. Sigaw ako ng sigaw sa sobrang hapdi at sakit ng nararamdaman ko hanggang sa nahihirapan na akong huminga. Ipinikit ko ang aking mga mata at iniisip na sana ay tumigil na ang kakaibang nangyari sa akin hanggang sa umiikot na naman ang paningin ko. Napaigit na lang ako sa sakit nang bumagsak ang aking katawan. Nasa ibang lugar at bagong eksena na naman ang haharapin ko. Tiningnan ko ang paligid at nawalan na ako ng pag-asa nang makita kong napapalibutan ako ng maraming patalim
na nagtikintaban. Tama na. Ayoko na. Putol-putol kong sabi habang umiiyak. Sobrang hina na ng katawan ko kaya gumapang na lang ako ng dahan-dahan upang makalabas sa mga patalim na nakapalipot sa akin. Namamanhid na rin ang katawan ko kahit wala naman akong sugat na natamo. Kung pagmamasda ng aking panlabas na anyo ay parang normal lang ang lahat. Walang anumang sugat o galos na makikita. Ngunit sa kaloob-looban ko ay nararamdaman kong unti-unti na akong pinapatay. Malapit na ako sa patalim na nakapalibot sa akin. Hahawakan ko na sana ito. Ngunit bigla itong nagliyab. Napaatras ako sa aking nakita at mabilis na gumapang pabalik sa gitna ng batuhan na napapalibutan ng mga patalim. Paglingon ko sa patalim na lumiliyab ay nakatutok na ito sa akin. Nagsisigaw ako nang tusukin nito ang aking dalawang mata na para bang may sariling buhay ang patalim. Paulit-ulit na tinutusok ang dalawang mata ko hanggang sa maramdaman kong unti-unting napuputol ang mga ugat at nag-uunahan ito sa pagbagsak sa lupa. Wala na. Wala na ang mga mata ko at tuluyan na rin nagdilim ang paningin ko. Sa kasalukuyan, umiiyak ang pamilya ng biktima nang makita nila ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang anak na si Jason. Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis ang nangyari rito dahil wala silang mahanap o makitang posibleng naging dahilan ng pagkamatay ni Jason. Natagpuan na lang nila ito sa loob ng kwarto na may butas ang tiyan at may malaking hiwa sa liig. Nawawala ang dalawang mata at ang mas nakakatakot pa'y puno ng lapnos ang katawan na parang sinunog ng buhay. Ayon sa kwento ng mga magulang ni Jason, bago matulog ay palagi nila itong naririnig na paulit-ulit na pinapakinggan at kinakanta ang isang kanta ni Marilyn Manson na pinamagatang Sweet Dreams. Dahil sa pangyayaring iyon, kumalat sa balita ang tungkol sa kanta ni Marilyn Manson. Sinasabing ang kantang to ay isang bangungot na sumpa na kung sino man ang makakarinig nito ay mamamatay. Lumipas ang maraming taon, hindi na muling narinig pa ang sikat na kanta ni Marilyn Manson na kantang Sweet Dreams. Dahil natatakot ang karamihan sa sumpang dala at misteryong nakabalot dito. Hindi man pinagtagpo ang landas natin noon, pinagtagpo naman ang landas natin ngayon sa pamamagitan ng aking kwento, Antingera.